guys, magandang araw sa inyo lahat. Panibagong araw, panibagong kaalaman. Ang ibabahagi ko sa inyo tungkol sa elektrikal. Guys, bali ang video pala natin ngayon ay request ng ating isang viewers. Ang pangalan po niya ay Sir Jason. Sir Jason, shout out po sa inyo na comment po kayo at nag-request po kayo. Ito po yung request po niya. Line-to-line connection. Hey guys, bago tayo gumalaw sa ating wirings, siguraduhin natin naka-off ang ating circuit breaker upang sa ganun hindi po tayo mapipinsala ng kuryente habang gumagalaw tayo sa ating mga wirings. Guys, kung bago pa lang kayo sa ating channel at kung napadaan lang kayo, huwag nyo sana pong kakalimutan mag-like, comment, and subscribe at i-ring na rin po nyo ang bell para lagi po kayong updated sa mga ilalabas po natin ng mga bagong video. Guys, huwag na natin patagalin. Gawin na natin itong line-to-line connection natin. Ang request nga po ni Sir Jason, ang line-to-line connection sa ilaw at saka sa switch. Okay guys, open lang natin itong yung one natin. Ang unang gagawin natin para malagyan natin ng wiring to, ang unang gagawin po natin ay ito. Ito yung magsisilbi na line 1. Pasok natin dito. Simula sa circuit breaker natin, baba natin dito sa utility box. Ayan. Tapos, dapat, para naglalagay kayo ng wire, laging may pasobra para in case na magdadagdag kayo, hindi kayo mahihirapan. Kunyari, at ganito lang kaiksi ang nilabas nyo. Mahihirapan kayo mag-splice dito. Hindi katulad na mahaba, tsaka karaniwan o standard po, kada sumasapit ang utility or junction box ay may 7 inches po ang allowance po niya kada utility at junction box. Para sa in case na magdadagdag kayo, hindi po kayo alanganin, hindi kayo mahihirapan magdagdag o mag-splicing. Tapos may iwasan po natin na magdugtong kasi, di ba, maikli nga. Maikli yung wire na inilabas natin. May pipilitan po tayo magdugtong para makagalaw tayo ng maayos. Pero, yun, hassle po yun. Kaya, i-advise ko po sa inyo pag gumagawa kayo ng ganito, huwag po kayo magtitipid sa wire. So, siguraduhin po nyo mayroong allowance kada box ng mga 7 inches po. Okay. Tapos, na gawa na natin ito, na ilagay na natin itong line 1. Ibit natin dito sa circuit breaker natin. Yun. Tapos, pasok na natin. Ayan. Okay guys. Bali, natapos na natin ang line 1. Na-connect na rin natin sa circuit breaker natin ang ating line 1. Okay guys. Tapos, ang gagawin po natin na susunod, kunin po natin yung switch. Ito po yung single switch po natin. Dito naman, sa paglalagay po ng line 1 sa ating switch, dito po natin lalagay yung line 1. Ito guys. Dito po. Sa side na to. Kasi pag binaligtad natin, dito po yan. Ito po kasi sign po na naka-on ang ating ilaw. Kaya sa tapat naman po nito, dito natin lalagay yung return. Okay guys, bali lagay na natin sa ating utility.
Pasok na natin. Yung ganitong switch naman guys, ano siya, yusaksak lang yung ating wire. Tapos kung gusto nyo tanggalin yung ating wire, susundutin lang nyo ito. Tapos hatak konti. Okay guys. Tapos susunod natin na ipasok na natin yung line 1 sa ating switch. Ngayon naman ipasok naman natin ito itong return natin. Nagala ko na lang insulator. Tapos kung yung haba meron naman ano to, yung switch natin may sukatan kung gaano kahaba ang ating kailangang balatan o tanggalin ng insulator. Yan. Guys, hindi tayo pwede maglagay dito ah, kasi yung pinaglagyan natin ng line 1, yung isa lang yan, magkarugtong lang yan. Pagdating dito, itong botas na to at saka to, yung isa lang din yan. Kaya dito tayo maglalagay ng return. Kahit ano sa dalawa na yan. Okay guys, nailagay na natin ng return. Ngayon naman, ilusot natin pataas. Packet sa ating receptacle. Ayun. Tapos, dito naman tayo sa receptacle. Okay guys, bali lalapit ako. Itong kulay gold na to, tsaka itong nasa gitna, dapat dyan natin ilalagay yung line 2 natin. Sa gitna na yan ha. Line 2 dapat ilagay natin dyan. Pag line to line system ang inyong power source dito. Ito yan. Yan. Dito. Yan ang line 2. Dyan natin. Naglagay na ng tagging para hindi kayo mas mabilis nyo masundan na ating video. Yan. Tapos, yung line 1. Yan. Line 1 yan. Dito natin nalagay. Sa kulay silver. Para in case na magpapalit kayo ng bombilya, patayin lang nyo yung switch, safe na kayo. Meron time kasi na nagpapalit ng bombilya, ito to ang nangyayari. Kung nandito ang ating line 2, yung line 2 natin hindi naman dumaan sa ating switch. Pag nagpalit tayo ng bombilya, ganito. Minsan, nakakalimutan natin, napapahawak tayo dito. Kaya, nag-ground tayo. Hindi katulad na nandito yung pag line-to-line system, line-to-line connection, dito natin lalagay yung line 1 na dumaan sa switch. Okay guys, tapos tong kulay gold na yan, dyan natin ilalagay yung line 2 na hindi dumaan sa ating switch. Okay guys, bali wiring na natin to sa ating box o sa ating J-box. Ito yung nanggaling sa ating switch. Ito na yung return. Ito natin nalagay sa line 1. Tapos, higpitan lang natin. Tapos, pag nag-higpit kayo guys, alalay lang. Huwag nyo, yung katamtaman, sikit lang kasi nababasag yan eh. Pag sobrang higpit naman. Tapos, ikabit na natin yung
return natin sa ating receptacle. Ngayon naman, maglinya tayo ng line 2. Ito yung black wire. Guys. Simula dito sa ating circuit breaker, pasok tayo. Ayan. Tapos, hatak. Tapos, lagay natin pataas. Yung line 2 po natin, ginadadaan sa utility natin. Diretso na agad sa ilaw yan, sa ating mga receptacle. Halimbawa, kung marami ang inyong receptacle o marami ang inyong susuplayan, mag-splice lang kayo. Kaya, ang sinasabi ko nga, laging may allowance ng mga 7 inches kada junction box o gay box. Okay guys, dali ito. Lagay na natin sa circuit breaker natin dito. Yun. Tapos, pass na natin. Ito na yung nanggaling sa ating circuit breaker na line 2. Lagay na natin sa ating receptacle. Yun. Hey guys, bali natapos na natin ang paglilinya ng receptacle at switch. Ito po yung line-to-line system o line-to-line connection. Ngayon guys, ito fix ko lang para mas makita nyo ng mas maganda. Okay guys, fix ko lang. Hey guys, bali naipiksa natin ang ating receptacle at switch. Ngayon, para mas safe ang ating connection, para mas sigurado, gamit tayo ng tester. Tapos, lagay natin sa timestamp. Tapos, ang isang probe natin, ilalagay ko sa line 1. Pero pag nagtetest kayo ng ganito guys, saguraduhin na naka-off ang ating circuit breaker. Okay guys, lagay natin sa line 1. Tapos, lagay ko sa gitna. Sa gitna muna. Wala. I-on natin yan. Naka-on na yan, ha? Wala. Hindi siya umaangat. Ibig sabihin, hindi ito yung line 1. Pag dito ko ilalagay sa gilid, yun, lakas, oh. Ibig sabihin po, ang line 1 po natin ay dito po nakalagay sa ating kulay silver. Tapos patayin ko yung switch. Wala rin. Ibig sabihin, nakat niya yung supply o yung linya. On ko ulit. Ayun. Tapos, dito tayo sa line 2 sa circuit breaker. Lagay ko naman dito sa
kulay silver natin. Wala rin. Kulay natin. Wala rin. Lagyan natin sa kulay gold sa gitna. Yun, meron. Okay. Bali, success ang ating ginawang paglilinya ng line-to-line connection. Tabit ko lang to. Tapos, lagyan ko na ng bulb. Okay. Ngayon, i-on ko na ang ating circuit breaker. I-on ko na ang ating switch. Yun. Yun guys, bali, ganun lang po ang paglilinya ng line-to-line connection sa inyong mga tahanan. At guys, sana meron kayong natutunan sa ating ginawang pagbabahagi ng aking kaalaman tungkol sa electrical. At guys, maraming salamat sa inyong pananood at sa patuloy niyo pong pagsuporta sa ating mga inilalabas na mga bagong video. At saka doon sa ating nag-comment si Sir Jason, maraming salamat sir na nagtiwala po kayo sa ating channel at nag-request pa po kayo. Sana patuloy po niyong panoorin ang ating mga video at kung gusto pa niyong mag-request, comment below lang po nyo sa ating mga nilalabas na mga bagong video para nakikita ko. Hey guys, maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa susunod ko pong video. At shout out po pala sa inyo, Sir Jason, na baka makalimutan ko pa. Muli, maraming salamat po at mag-like, comment and subscribe. At i-ring na rin po nyo ang bell para lagi po kayong updated sa mga ilalabas po natin na mga bagong video. At muli, maraming salamat po at mag-ingat po kayo sa araw-araw.